historia, ni Marianne de Barrio. Hello? Kakausapin ko asawa ko. Si Luis Fernando? Ibigay mo sa kanyang telepono. Huwag mo na siyang guguluhin pa. Ibigay mo kung di pupuntahan ka siya dyan. Huwag mo na lang kaming guluhin dito. Huwag ka nang magtangkang gumawa ng eskandalo dahil... Tatawag ako ng security para pigilan ka. Magkasama nga kayo kung ganun. Of course, darling. Nagmamahalan kaming dalawa. Walang hiya! Ang kapal ng mukha mo! Ay, huwag kang eksena. Iwasan mong eskandalo. Mas masasaktan kang lalo. Sige, ikaw rin. Luis Fernando, buksan mo to. Alam mo, kasama mo babaeng yun. Buksan mo to, buksan mo. Kundi pagsisisihan niyo tong pareho. Buksan niyo to ngayon din. Maria, patutunayan kong ikaw lang ang mahal ko. Magiging tapat ako sa'yo palagi. Ikaw lang ang nag-iisa sa buhay ko, Maria. Oh, Maria. Tatawagan ko si Tita Victoria. Sasabihin kong ginawa mo sa akin. Gawin mo! Tawagan mo kung gusto mo! Ako na ang asawa mo! At hindi ang malanding yun! At hindi siya! Kung hindi ako lang ang mamahalin mo! Nakalimutan mo na bang wala nang mangyayari pa sa atin? Naging maligaya ka naman nung nakuha mo ako! Anong sabi mo? Lasing na lasing ako? Ha? Sinamantala mo ang pagkakataon para may mangyari sa atin? Huwag mong sabihin yan! Hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Tama na! Bakit? Anong ginagawa mo rito? Gusto kitang makita. Di ba dapat nasa honeymoon ka ngayon kasama si Soraya? Honeymoon? Baka impyerno ang ibig mong sabihin. Ay, kung ano man yung iniisip mo, sa iba na lang, no? Ginusto mo yan kaya magtiis ka. Patawarin mo ako kung pinakasalan ko si Soraya. Ay, oo na, sige na. Alam mo, kailangan mo talagang gawin yon alang-alang sa bata. Nagpakasal ako dahil sa anak ko. Pero hindi ko naman siya mahal. Hindi ko na siya kaya pang makasama. Gusto kong ikaw ang makasama ko, Maria. Aking Maria. Naroon din ang babaeng yon, ganun ba? Opo, tita. Naroon din si Brenda. At iniwan ako ron ni Luis Fernando. Para magkasama naman niya ang babaeng yon. Maaari ba naman yon, Soraya? Opo, tita. Opo. Siguradong nag-usap silang dalawa sa Mexico. Kaya naroon din ang Brenda yon. Magkasama silang dalawang magdamag. Ibang babae ang pinili niya. Samantalang akong asawa ay naiwang mag-isa. Tumigil ka na. Ano ba ako sa palagay mo? Laruan mo lang? Maria, sana maintindihan mo. Oo, sige. Parang ganun lang kadali yun, ano? Sa simula't simula pa lang sinabi mo na sa akin na mahal mo ako at hiniling mo pa sa akin na mapangasawa mo ako. At pagkatapos nun sasabihin mo naman sa akin na ayaw mo na dahil kailangan mo pakasalan si Soraya, hindi ba? Oo nga, dahil nakuha niyo ng dalawa kung ano ang gusto niyo. Sasaktan niyo ang biktima niyo, no? Walang halaga sa akin si Soraya, Maria. Kung ganun, kailangan mo siyang tiisan, Luis Fernando. At yung tungkol sa akin, tantanan mo na ako. Huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon sa kaliligaw mo sa akin. Ikaw ang mahal ko. Maniwala ka sa akin. Ano bang iniisip mo? Napapayag ako na maging kabit mo lang? Kalimutan mo na. Imposible yun. Tigilan mo ng kalokohan na yan. Maria, Makinig ka. Hindi mo rin ako lubos na kilala, Luis Fernando. Mahirap lang ako. Mas may alam pang gaya ko na mahirap tungkol sa pagiging disente kaysa sa'yo. Alam mo, marunong akong mahiya kahit na konti. Kahit ganito lang ako. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi mo sa akin. Na hindi ako papayag na maging kabit mo lang ako. At hindi ako susama sa'yo dahil sa kagustuhan mo lang. Dahil lang sa ayaw mo sa babaeng yon, ha? Hindi ko talaga siya gusto. Ah, talaga? Hindi ko alam kung paano kayo nakagawa ng bata. Ha? Makinig ka, Maria. Hindi, tama na. Pakiusap lang. Umalis ka na dito sa kwarto ko. Makinig ka sa akin, Maria. Magpapaliwanag makinig ako. Makinig ka rin. Kung hindi ka pa aalis, ako ang aalis. Ayoko na makinig pa sa'yo. Maria! Maria, makinig ka sa akin. Ako. Luis Fernando. Alam niyo, pigilan yung anak niyo, Senyora Victoria. Habang tumatagal, iniisip niyang kaya niyang mga babae. Ito lang ang sasabihin ko. Ayoko na siyang makausap pa. Ang tigas ng ulo. Pambihira ka talaga, Luis Fernando. Magpakatatag ka, Senyora Soraya. Salbahe talaga ang mga lalaki. At ang masaklap nito, ginawa tayo mga babae para lang pahirapan nila. Alam ko na talaga yan. Narito na sa bahay ang yaya ko, hindi ba? Opo, Senyora. At nasa kwarto na po ni Senyorita Luis Fernando ang gamit niyo. Kasama mo ang asawa ko, tama ba?
Hindi ako makapaniwala sa'yo, Luis Fernando. Mama, mas mabuti pang huwag na kayong makialam sa akin. Sinabi na sa akin ni Soraya kung bakit bumalik ka mula sa honeymoon ninyo. Mabuti naman. Kung ganun, hindi ko na kailangan pa magpaliwanag. Pero duda ako na tama ang versyon ng kwento niya. Ang babae niyo na naman? Si Brenda na naman! Mama, pakiusap, hayaan niyo na lang ako. Wala nang ibang may kasalanan dito kundi si Soraya. Pinakasalan ko siya, pero hindi ko siya kayang makasama, Mama. Hindi ko na kaya. Luis Fernando! Anong binag-usapan niyo ng asawa ko? Eh bakit hindi na lang siyang tanungin mo, hindi ha? Hindi siya bumalik dito para sa'yo. Ha, wala na akong pakialam kung bakit pa siya bumalik dito. Dalawa ang karibal mo, hampas lupa. Ako at ang babaeng nagturo sa kanyang maglaseng. Teka lang muna, makinig ka sa'kin. Ang nag-iisang karibal ko, para sa kaalaman mo, ay ang batang yan. Ang batang isisilang mo dahil sa kawalan mo ng hiya. Hindi mo ba naiintindihan? Huwag mo siyang patulan, Senyora Soraya. Huwag mo siyang patulan. Ayaw ka naman niyang pakasalan. Kaya ka lang naman niyang pinakasalan dahil sa batang yan. At ang batang yan ang tanging dahilan kung bakit hindi na kami maaaring magmahalan ni Luis Fernando. Isa pa, hindi ko galing mang-agaw ng ama ng isang bata. Narinig mo? Hindi maatim ng konsensya. Di ako interesado kay Brenda. Isa pa, sakit lang ng ulo sa akin. Ang babaeng yun. Pero bakit naroroon din siya? Hindi ko alam, Mama. Wala akong alam. Sigurado akong hinahabol ka niya. Siguro. Pero walang mapapala sa akin si Brenda kundi pagtanggi, tulad ni Soraya. Pero hindi mo dapat tanggihan si Soraya. Asawa mo na siya. Wala nang maaaring mamagitan sa amin ni Soraya, Mama. Hindi ko siya mahal. Hindi ko siya minahal at alam niyo yun. Isang tao lang ang minamahal ko ngayon. Hindi, hindi. Kapretsyo mo lang yan. Isa lang, Mama. Si Maria. Ang aking Maria na taga-baryo. Wala talagang silbi ang pangkukula mo. Ibinahiya niya lang ako. Ngayon lang, may nagtrato sa akin ang tulad ng ginawa niya. Pero magbabayad siya. Isinusumpa kong magbabayad siya. Pahihirapan ko siya buong buhay niya sa tabi ko. Kahit na hindi ka na mahal, hindi niya ako mahal. Kahit mahalin pa niya ang demonitang yun. O ang basurerang dinala nila rito sa bahay. Nakita mo na ba siya? Hindi. Hindi pa. Sigurado akong tuwang-tuwa pa siya ngayon. Dahil iniisip niya na bumalik dito ang asawa ko dahil sa kanya. Pero makakatikim siya sa akin ang bagay sa kanya. Iha, kung hindi nagiging maganda ang buhay mo, siguro dapat umalis na tayo rito. Umalis tayo? Hindi. Hindi ako magpapaubaya kahit ano sa hampas lupang yun o kay Brenda. Dapat, dito lang tayo, Yaya Calixta. Hindi makakawala sa akin si Luis Fernando. Iha, totoo ba na magkakaanak ka na? Oras na maisilang ang anak ko, hihiwalayan ko si Soraya. At sa palagay mo ba makabubuti sa bata kung hihiwalayan mo ang kanyang ina? Maniwala ka, hindi ko lang ginagawa to dahil mahal ko si Maria. Kung hindi dahil ayaw ko nang manatiling nakatali kay Soraya na mas matagal pa. Siya nga pala. Saan siya matutulog? Natural dito sa kwarto mo. Iyon ang nararapat. Magiging usap-usapan pa kung hindi. Walang problema. Sa ibang kwarto na lang ako matutulog. Kahit saan dahil ayaw ko siya makasama. Hindi ako buntis, Yaya. Sabi sa akin ni Lupe na tuloy lang daw ang kasal dahil dinadala mo ang sanggol sa sinapupunan dahil mo. Dahil sa walang silbi ang pangkukulam mo. Kailangan ko mag-imbento para pakasalan niya ako. Kung ganon, ang sanggol ay kasinungalingan lang? Oo, siyempre naman. Pero hindi magtatagal, malalaman din niya ang totoo. Siyempre! At dahil sinigawan ako ni Luis Fernando at sinabi niya sa akin na wala nang mangyayari pa sa aming dalawa, maghahanap ako ng iba na pwedeng bumuntis sa akin. Pero immoral lang gagawin mo! Anong inaasahan mo? Ignorante ka! Ano, hahayaan ko malaman niya ang totoo? Wala na akong ibang magagawa. Sabagay, maaari ka namang makunan at mawalan ng anak. Hindi ba, Iha? Sabihin mo sa kanila na ihanda ang isa sa mga kwarto para kay Luis Fernando. May problema lang sa kanilang mag-asawa. Usapang pamilya ito, Lupe. Naiintindihan ko po, Senyora Victoria. Gagawin ko po kagad ang utos niyo. Ang sabi nila, ito raw ang kwarto natin. Alam ko. Ganon. Oh, akala ko sasabihin mo sa akin na umalis ako rito. Dahil galit na galit ka sa akin. Hindi. Dito ka na matulog. Ako ang maghahanap na ibang lugar na matutulugan. Makinig ka sa akin. Twisit. Si Senyorito, wala na talagang pag-asa. Tingnan
mo nga naman, nakipagkita pa siya sa salbaheng babaeng yon sa lugar kung saan sila nagahani mo ni Senyorita Soraya. Isa pa, hindi pa siya nakontento sa dalawang babae, may relasyon pa sila ng hampas lupang yon. Pero kailangan mag-ingat ng Maria na yon. Dahil si Senyora Soraya, galit na galit na siya. At siyang tipo ng babaeng walang inaatrasaan. Sinasabi ko na nga ba't magiging napakagulo nito at ang mga susunod pang mangyayari, lalo nang tungkol sa hampas lupang yon. Ay, Carlota, kung ako na lang sana ang iniisip mo sa halip na yung chismis na yan. Ako na inuubos ang oras sa kaliligaw sa'yo, pero hindi mo malang ako pinapansin. Pero magkaganon man, abalang-abala ka tungkol sa buhay ng may buhay. Aray, Pilipa! Kung makakurot ka naman, masakit ka rin magmahalin, no? Alam mo, wala ka talagang taste, ha? Bakit? Inuubos mo ang oras mo dyan kay Carlota na yan na hindi ka naman pinapansin. Samantalang, may disenteng babae at tahimik pa na nagmamahal naman sa'yo. Sino, Pilipa? Sino? Bulag ka ba o ano? Hindi naman ah. Igawa mo naman ako ng strawberry shake. Lagyan mo na rin ng honey. Sige na. Kailangan ko bang baguhin ang lingwahe ko o ano? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Alam mo, huwag mo na akong abalahin. O baka gusto mong bumalik na lang ako sa baryo namin. Gagawa mo ba talaga yun? Oo naman. Ha? Hindi ako naniniwala. Tingnan mo na lang kung anong gagawin ko. Galit ka ba sa akin, Maria? Hindi. Ang totoo, hindi ako galit sa'yo. Kung ganun, hindi ko maintindihan. Alam mo kasi, hindi mo kasi pwedeng suyuin ako at samantalahin ang kahinaan ko. Dahil meron ka ng asawa. Pero maghihiwalay din kami ni Soraya pag isinilang ng anak ko. Kung gusto mo, gagawin ko na yun bago pa mangyari. Ay, talaga naman. Makinig ka, wala akong inaasahan na gagawin mo. Kung tatanungin mo ako, manatili ka na lang nakasal sa kanya buong buhay mo. Alam kong nasaktan ka. Ah, oo. Alam mo, ang totoo. Hindi talaga ako galit, pero para sa akin, wala ka na sa buhay ko, naintindihan mo? Pero kung gusto mo, pwede na lang tayo magturingan na magkapatid at magkanya-kanyang buhay na lang tayo, ha? Hindi mo na ba ako mahal, Maria? Makinig ka, isa na lang ang sasabihin ko sa'yo. Hindi na kita mahal. Hindi na kita mahal at hindi na kita mamahalin pa ulit. Kahit kailan.